Mga kapatid, tinawag ng Diyos si Isaias upang maging kanyang propeta. Sinabi ng Diyos, "Sino ang ipadadala ko? Sino ang aming susuguin?" At sumagot si Isaias, "Narito ako, ipadala mo ako." Ang tawag na ito, nagawin ang gawain ng Diyos at mas particular na maging kanyang propeta, ay mismong tawag sa bawat Kristiyano. Kumikilos ang Diyos sa mundo sa pamamagitan ng kanyang mga tao. Nagtatatag siya ng mga instrumento na gagawin ang kanyang kalooban at ipahahayag ang kanyang kaharian sa mundo. Kung tutukon tayo, ang mga salita at tagubilin ng Diyos ay mapapaalam sa mga tao. Kung hindi tayo tutugon, mapagkakaitan ang mga tao ng kanyang nagbibigay buhay na salita at ng kaligtasan na kanyang dulot. Ang pinakamahalagang gawain ay ang ebanghelisasyon, ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan kay Jesus. Sa pamamagitan ng pagpapahayag na ito, nakikilala ng mga tao si Kristo, inaakay na ipamuhay si Kristo, at kalaunan ay ibabahagi rin nila si Kristo sa iba. Pagkatapos ay meron ding tawag na maging propetikong mga tinig ng Diyos. Sa mundong nasa kadiliman, ang liwanag ni Kristo ay kailangang sumikat. Sa mundong puno ng kasinungalingan, kailangang marinig ang katotohanan ng Ebanghelyo. Sa mundong naliligaw, kailangang ipakita sa mga tao ang daan ni Jesus. Kailangang marinig ang Diyos at ang kanyang mga tao ang nagsasalita sa kanyang pangalan. Bilang mga propeta, inahahandaan natin ang daan ng Panginoong Jesus. Bilang mga propeta, tumatayo tayo sa lugar ng Diyos at pinapahayag ang kaligtasan na nasa kay Jesus. Bahagi ng propetikong tungkulin ang magsalita laban sa mga pagkakamali sa loob ng simbahan. Kung minsan, ang mga pagkakamaling ito ay tinuturo ng mga kleriko mismo. Nariyan na ang salot ng modernismo sa loob ng ating simbahan. Bilang mga propeta ng Diyos, naninindigan tayo sa katotohanan at nagsasalita tayo laban sa kasinungalingan. Bumangon tayo sa pagtatanggol sa tunay na turo ng simbahan. Ipahayag natin kung ano ang tama at makatarungan at totoo. Mga kapatid, ang Diyos ay patuloy na nagtatanong sa kanyang bayan, "Sino ang aking ipadadala?" Naway ang ating tugon ay, "Narito ako, ipadala mo ako." Amen.